Ang huli kong paalam. Ako ay nasa ikasyam na baitang nang malaman ko na pupunta pala si Mama at si Papa sa Manila. Isipan nilang pumunta doon upang makapaghanap ng sapat na trabaho at masuportahan kaming tatlong magkakapatid sa aming pag-aaral. Ibinilin kami ni Mama sa aming lolo. Si Lolo noon ay malakas pa ang pangangatawan at aktibo pang gumagawa ng bagay-bagay. Masaya kami sa bahay kahit apat lang kami. Paminsan-minsan nga nag-aaway pa si Lolo at ang maliit naming kapatid din magkaiba ang mga gusto nilang tingnan sa TV. Kada may pasok kami, si Lolo lang ang mag-isa sa bahay kahit naisipan namin na baka pag mag-isa lang siya ay nalulungkot siya. Lalong-lalo na wala na si Lola. Wala na siyang nakakausap. Pag-uwi namin galing paaralan ay palagi niya kaming binabati ng ngiti niyang nakakapagkalma ng lahat. Talagang hindi kami nakakadama ng lungkot o pagkawili kina Mama at Papa dahil alam na alam ni Lolo kung ano ang gagawin para mapasiya kami. Pagdating sa buwan ng Nobyembre, ay biglang nilagnat si Lolo at inaatake siya ng ubo na may halong plema. Kaya't nag-aabala na si Mama. Kaya yon, umuwi siya kaagad upang alagaan si Lolo. Dinala siya sa Dumaguete Hospital at inadmit muna siya doon upang makapagkuha ng test ng mga doktor o kung sa kung ano raw ang dinadama ng Lolo namin. Gusto kong pumisita sa kanya ngunit hindi ako pinapayagan nila ni Mama dahil hindi kami pinapayagan ng nurse o doktor na pumasok dahil mga bata pa lang kami at baka mahawaan kami ng sakit. Kaya't nagdasal na lang kaming magkakapatid na sana nakalabas na si Lolo sa hospital at nakasama na namin siya ulit sa bahay. Pero hindi nagtagal ay mas lalo pang nanghihina si Lolo. Hindi na niya gusto sa hospital at naghiling na lang siya kay Mama na iuwi siya balik sa bahay. Walang ibang nagawa si Mama kundi sundin ang utos ng kanyang ama o si Lolo. Pagdating ng Disyembre ay pinayagan na rin ng mga doktor na iuwi si Lolo sa bahay. Of course, excited kaming lahat, magkakapatid, na salubungin siya. At noong nalaman na namin na nandyan na yung ambulansya, nag-abang kami sa labas. Pagbukas ng ambulansya, bigla kaming natulala dahil hindi na pagkita namin kay Lolo ay hindi na nito kayang maglakad o tumayo ng mag-isa. Inalalayan na lang siya ng mga tao upang makapasok sa loob. Bigla na nga lang akong umiyak nang makita si Lolo sa sitwasyon niya sapagkat alam kong nahihirapan siya. Pagdating ng December 14, sa gabi ng December 14, humingi ako kay Mama na pwede bang ako na lang muna ang bentay kay Lolo upang makapagpahinga muna si Mama. Ilang araw na kasi walang tulog si Mama kakabantay kay Lolo namin. Siya pa nga ang nagbibihis, nagpapakain at nag-aalalay nito. Pumayag naman si Mama at dahil doon nakatulog siya kaagad. Nung ako'y nagbabantay na, nakaupo lamang ako habang nakatingin sa aking Lolo. Mahimbing ang tulog niya at parang nawawala ang sakit na kanyang dinadadama. Hinawakan ko lang ang kamay niya at nagdasal ako sa Panginoon. Umiiyak ako na dahil sa lungkot at sa takot na baka kunin na si Lolo ng Panginoon. Iyak ako ng iyak at biglang gumalaw ang kamay ng aking Lolo. Kumising siya bigla at sinabihan ako na, "Oh, anak, anong nangyari? Bakit ka ba umiiyak? Bakit kising ka pa? Matulog ka na. Pahinga ka na. At may pasok ka pa bukas." Sabi ko naman, "Okay lang, Lo. Ako po muna magbabantay sa inyo." Hindi niya ako pinayagan. Inutusan niya akong matulog. Wala akong ibang magawa kundi sundin na lang si Lolo. Kinabukasan, ay maaga akong gumising upang maghanda para pumasok sa paaralan.
Maaga akong pumunta sa kwarto ni Lolo. Nung pagtingin ko, nahimbing pa talaga ang tulog niya. Hinalikan ko na lang siya sa ulo bago ako pumunta sa paaralan. Pagdating ko ay parang nakadama ako ng kaba. Napakalakas ng tibok ng puso ko na parang hindi ko talaga maintindihan. Pagkatapos ng klase ko sa umaga ay kumain ako ng pangtanghalian. Tuwang-tuwa ako habang kumakain na biglang nag-ring yung telepono ko. Si mama palang tumawag sa akin. Pagsagot ko ay tinanong muna ako ni mama kung asan ako. Sabi ko naman na nasa tindahan ako ma, kumakain, kasama yung barkada ko. Pinagbibiruan pa nga ako ng barkada ko na jowa ko raw kasama ko. Nang biglang sinabi ni mama na, "Nak, wala na si Lolo muna." Natulala ako bigla na parang ang sakit lang marinig ng pangasalita na yon. Sinabihan kami ni mama na umuwi na lang daw kami pagkatapos ng klase namin sa hapon. Pagkatapos nun ay bigla na lang nag-abala ang mga kaibigan ko at tinanong nila ako kung ano ang meron. Hindi ako kaagad nakapagsagot dahil sadyang tulalang tulala na ako. Hindi ko inubos yung pagkain ko at niligpit ko na lang diretso. Habang nagliligpit ako, ay unti-unti nang tumutuloy yung luha ko. Na parang hindi ko alam kung paano ko patigilin ang pagtutulo nila. Iyak lang ako ng iyak at dun nakakuha na ng ideya ang mga barkada ko sa kung ano ang nangyari. Bakit ako umiiyak? Pagpunta ko kaagad sa room ng ate ko, sinabihan ko siya kagad na umuwi na lang kami diretso. Huwag na mamaya ngayon na. Gusto ko na kasing makita si Lolo. Pinayagan din naman kami kaagad ng guro upang umuwi. Pagdating sa bahay, wala akong ibang ginawa kundi dumiretso sa kwarto ng Lolo ko. At niyakap ko siya ng mahigpit. Nagpapakasakali ako na kumising pa siya eh. Umiyak lang ako ng iyak at sakit lang kasi sana hindi na lang ako natulog sa gabi yun. Sana sinamahan ko na lang siya. Sana kung pwede lang bumalik ako ulit doon. Pero huli na ang lahat kasi wala na ang lolo ko. Wala din ako sa tabi niya sa huli niyang hininga. Pero alam ko na sa gabing iyon, ang kanyang huling paalam sa akin.